Payan na nga ako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin pa ang suporta sa mga healthcare workers na frontliners sa laban ng bansa kontra sa COVID-19. Katunayan, nais ng Pangulo na ipatupad ang ladderized program para sa mga healthcare worker at mabigyan ng scholarship program. Lahat ng yan, sinabi ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa healthcare cluster ng Private Sector Advisory Council. May ulat si Kenneth Pasyente. Third year nursing student ngayon si Troy Jan at plano niyang maging doktor kalaunan. Pero sa kagustuhang agad na makatulong sa pamilya, mababago ang kanyang plano pagkatapos kumuha ng nursing board exam. Nais niya kasing magtrabaho na sa ibang bansa. Wala po sa isip ko na magstay dito as a nurse. Kasi nga po, ayun, sa ngayon po, napakababa po ng sweldo. Kumbaga, nandun po yung passion ko para tumulong po sa mga nangangailangan. Hindi naman po siguro sapat yun para po magstay dito sa Pilipinas. Ang pangingibang bansa ng mga healthcare professionals ang nais matugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya sa pagpupulong niya sa healthcare cluster ng Private Sector Advisory Council o PSAC, inilatag niya ang planong pagbibigay ng scholarship sa mga nurse, gayon din sa iba pang medical workers, para kahit paano'y matugunan ang kakulangan ng healthcare workers sa bansa. Paliwanag ng Pangulo, lahat anya ng nakakausap ng health allied workers ay nangangarap na mga ibang bansa dahil sa magandang oportunidad, bagay na hindi naman nais anyang pigilan ng pamahalaan. Pero sa pamamagitan anya ng pagbibigay ng scholarship sa kanila, ay maihimok ang mga itong manatili at magsilbi muna sa Pilipinas, lalo't libreng ibibigay ang naturang scholarship. Sa naturang pulong, sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nagsimula na silang makipag-usap sa mga eskwelahan para sa ladderized scholarship program. Sinabi rin ni Vergere sa Pangulo na may inisyal ng pag-uusap ang DOH at Department of Migrant Workers kaugnay ng exchange program sa ibang bansa na nangangailangan din ng healthcare workers. Anya, kapalit ng pagpapadala ng Pinoy healthcare workers ay ang pagbibigay naman ng scholarships ng ibang bansa. Pero oras na sila'y magtapos, kailangan muna nilang manatili sa bansa para magbalik serbisyo sa pamahalaan. Tiniyak naman ng PSAC ang pakikipagtulungan sa Marcos Administration para mapalakas ang health system sa bansa. Kabilang na ang pagbibigay ng third-party assessment sa PhilHealth na tututok sa operational gaps ng ahensya pagdating sa claims filing, membership application, digitalization, actuarial valuation at iba pa. Tutulong din sila sa FDA para sa pag-upgrade ng system nito at makakuha ng accreditation mula sa international regulatory bodies. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.